Mga Katragas, nandito tayo sa Sweden, dito sa marapit sa Gable, Sala, may mga nababasa ko Sala. Yun na, saan tayo dito? Kaliwa pala. Medyo mabuti ngayon ay ang inulan niya ay tubig. Napaka tiyang sunlit tayo mga kadragers. Shout out pala kay Jiri Yusun, shout out sa iyo bay. At shout out kay Memoriado TV diyan sa KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Shout out also kay Dudong Raul Bulatiti sa kasamahan ko dito. Siya yung nakatulong sa akin. Shout out taga Bayugan, Agusan del Sur, Philippines. At shout out kay Jojimar Iscaliano. Hap Bulano, hap Ilocano. Shout out. Ang lingwahe niya ay Ilocano pero yung puso niya ay Bulano. Shout out sa iyo, Yanko. At sa aking mga anak, shout out kay Christian Glenn, congratulations sa iyo kasi ikaw ay pumasa ng civil service at bachelor of secondary education. Ikaw ay isang ganap na teacher na. Salamat sa iyo. Parang kumpiyansa ako sa iyo dahil hindi tamad ka naman mag-study pero nadali mo pa rin na tikwan-tikwan. Shout out kay Cyrus Glenn at kay Nico Al Glenn. Shout out. At shout out sa aking papa at mama ko ngayon. Hindi ko rin alam kung saan silang lugar sa Bohol kasi nasa Bohol sila ngayon. Nasa Batuan ba or nasa Dimyao? Shout out sa aking mga kamag-anak dyan sa Bohol. Shout out sa aking mga kapatid, si Jiri, yung anak niya si Gabriel, at saka si Isabel, at siyang asawa niya si Catherine. At shout out kay Grace, kay Sidel, at kay Samsam, at kay Balong. Shout out sa aking mga pinsan, mga tiyahin, lahat ng mga kamag-anak. Shout out. At dito naman sa mga kapwa natin OFW, kahit saang panig dito sa buong mundo, kahit saang sulok, shout out, Merry Christmas ating mga kasamahan at kaibigan, mga subscriber. Merry Christmas to all. Shout out. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Sana ay huwag kayong bibitaw kasi mayroon na tayong 108 US dollar. Kaso lang hindi pa nakukuha mga katrackers kasi yun pala. Mayroon pala akong copyright claims. Yun pala na dahilan. Pero hindi ko pa naasikaso. Busy talaga mga katrackers kasi grabe yung biyahe namin. Talaga pangmalayuan ngayon. Babalik tayo sa Finland. Babalik, magkuha tayo ng pangarga sa... binigyan ako ng GPS kasi nagmamadali na. Hindi ko na nakita yung address. GPS lang ang susundan natin mga katrackers. 118 kilometers. Dito pa rin sa Sweden. Mabuti ka mo ay... basta tandaan nyo mga katrackers, basta may ulan katrackers, mag hindi na ganong malamig ang temperatura sa weather, malulusaw mga katrackers pag maano ng tubig. Ang problema naman, itong tubig naman na halimbawa hindi siya na drain nandito sa kalsada, pag yan ang matuyo mga katrackers or magiging ice, yun ang tinatawag na black ice. Napakadelikado yung mga katrakers. Walang magaling na driver dyan. Dito lang tayo sa Sweden mga katrackers. Ay hindi ganong problema yan.
na kung nandoon pa tayo sa Malmo, Banda, sa Sweden. Dito lang tayo na, malapit na tayo sa Stockholm. Nag-anong problema yung, ano, yung pagpunta sa pire. You know, nagkula na mga truckers. Papakita ko sa inyo, kita sa inyo. Sorry po. Shout out sa ating lahat, mga truckers! Merry Christmas! After 300 meters, turn left. You are over the speed limit. Nandito mga truckers. Dito tayo kakaliwa. Kasi binigyan tayo ng GPS. Ang kagandahan lang itong pagbigyan tayo ng GPS. Kasi pag maligaw tayo, hindi tayo ganong masisisi mga truckers. Dahil diretso tayo. Alam nyo naman tong GPS kung saan yung pinakamalapit, dito tayo padadaanin. Kailangan yung GPS nyo ay naka 20 kilometers mga truckers. Kailangan yung GPS nyo ay nakaprograma sa ano, kung ano yung sukat ng truck nyo. Ito ay 70 meters. Yan, naka-specify yan. Kasi ang napakadelikado ito mga ka-truckers, makapasok kayo ng 3.5 na tulay. Yari kayo doon. Kasi ang truck natin ay 3.9. Pwede siya sa 3.9, medyo, medyo kabado ng kunti. Kailangan alalayan mo. Baba. Titingnan mo talaga kung sasayad ba o hindi. Ayan, balik na ano pa rin sila oh? Magtaas ang fighting spirit nila, oh. Tuloy pa rin, hindi pa rin namamatay yung ano nila mga ka-truckers, oh. Yung parang trigo or gulay, oh. Ano, ano kaya yan, hindi natin alam. Ayun, nainita na po mga ka-truckers. Ayun pala. Ito problema sa ano, minsan malamig, minsan mainit. Natin mayroon tayong pagkain mga ka-truckers. Yung baboy ko ay nasira. Dito mga ka-truckers, oh. Ibang lugar naman to mga ka-truckers, first time ko pa nakadaan dito. Road 254. 254 yata kung hindi ko nakakamali, medyo maliliit kasi yung ano, yung marka. Dito sa GPS tinitingnan natin mga ka-truckers. You know, supply pa rin yung ano nila mga ka-truckers, oh. Alam na kasi nila eh, matagal-tagal na kasi silang simulat sa pole. Dito na namulat yung mga mata nila. Alam na nila kung ano yung mga technique. Tayo first time lang natin dito nakasagupa ng snow. Medyo ignorante pa talaga tayo sa madaling sabi mga ka-truckers. Kahit yung mga suot ko mga ka-truckers, noong una hindi ko naniwala. Sabi niya bili ka ng mga kapal. Anuhin ko naman, masyadong mainit. Itong suot ko ngayon mga ka-truckers, itong ano, talagang tatagos ang labing mga ka-truckers pag alimbawa negative 12 to negative 18.
iwan ko lang kung negative 30 mga ka-trackers, ay talagang hindi ka makakatulog sa sobrang lamig. Pag bababa ka sa truck, mayroon kang pupuntahan, basta nasa labas ka, yung koko mo parang nasusunog. Kung wala kang guantes na makakapal at medyas, nako po, hindi mo kaya, masakit. Parang nasusunog pagkatapos namamanhid yung paa at saka kamay. Pati pisngi mo mga trackers. Napakahirap pala tong winter. Sa una talaga ako ay excited talaga makikita tong ano, pero at least na-experience ko na, natutupan na yung mga pangarap ko na nakikita ko at nasilayan ko na yung snow. Sa ngayon mga trackers, parang ayaw ko lang tumingin ng snow mga trackers, dahil nakakatakot, sobrang madulas ang kalsada. Shout out pala kay yung mga kaibigan natin sa Dubai, si Moy Moy, si Piolo Pascual. Shout out kay Marshall. Sana makakarating kayo dito. At sa kay Buhit Yana, shout out. Yung iba hindi natin babanggitin kasi mayroong mga tao na ayaw magpapanggit yung mga pangalan nila. Respetuhin natin. Sana ay makakarating kayo dito. Sa mga marami kong mga kaibigan pala na sa Dubai na papunta dito, at saka mga iba pang mga ka-trackers na papunta rin dito, galing Pilipinas man or Saudi Arabia, kahit saan. Kung first time, sa mga first timer lang din, may payo ko sa inyo, ano lang talaga, determinasyon. Determinasyon ang pinaka-importante mga ka-trackers, kasi pag depende kasi sa masampahan yung trailer, pag side korte matang mga ka-trackers, lalo na yung mga pangarga mahirap, talagang iiyak ka sa pagod mga ka-trackers. Ako nga, nanginginig ako sa pagod. Kasi wala naman akong karanasan itong side curtain, lalo na yung kahoy, yung mga tiknik, hindi pa natin alam yun nga. Pero huwag kayong mag-alala mga ka-trackers, sa una talaga medyo mahirapan tayo at may mga supply ng kunti. Natural lang yan mga ka-trackers, kasi hindi naman tayo pinanganak na trailer driver. Takasan lang ang loob sa mga naghahanap din ng mga trabaho dito sa trailer driver. I-search nyo yung LMEX, palaging nag-hire ng driver yan. Kahit hindi pa kayo trailer driver or basta mayroon lang kayong putso, subukan nyo mga ka-trackers, LMEX. Kung hindi naman, punta kayo sa Facebook sa Pinoy European Pinoy Truckers, European Pinoy Truckers Europe or Europe. Ako ay hindi ako mayari dyan. Nababasa ko lang mga ka-trackers na marami silang mga pinupost na mga ano, kaya mag-comment mga ka-trackers, kasi wala rin akong idea, kasi mahirap din mamahagi sa inyo na hindi pa sigurado. Pero itong LMEX talaga mga ka-trackers, sigurado talaga ito, malaking kumpanya to dito sa Pulan. Ngayon sikapin nyo na makuha nyo yung website, kasi marami kong mga kaibigan niya, mga kasamahan, nandyan sa LMEX, galing sa Dubai, mga Indiano man o Pilipino. Sila ay hindi rin mga trail driver, pero ngayon, sus, nakupo, mga professional na. Lakasan lang ang loob mga ka-trackers. Pag ikaw ay mahina ang loob, huwag ka na lang tutuloy. Kasi puro sablay ang aabutin. Una-una talaga, manalig tayo sa Panginoon, tiwal tayo sa Panginoon, magdasal tayo kung ito ba'y ipagkakaloob sa atin, mga ka-trackers. Ito, ano kaya ito? Parang, ano? Yung damo na parang namatay. Hindi niya nakayanan yung lamig.
tahimik tong lugar na to. 108. Ito, maraming mga ano dito, mga usa. Kasi medyo marami pang mga kakahuyan. May mga baboy ramo pa. Yun ang mga bahay dito sa Europe, mga katrakas. So, nakakatakot. Akala mo mayroong nakaburol. Dahil may mga ilaw, nakakatakot yung mga ilaw na mga truckers kung hindi kasanay. Parang sa may buro sa atin. Pero dito, normal lang mga truckers, tungtuwa pa nga sila eh. Maraming salamat ulit sa ating lahat. Dahil malapit na tayo magkakatulong sa mga kabataan. Kasi ang itong ano ko talaga programa, hindi ito para sa aking sarili. Ulitin ko mga katrakers, hindi ko to gagawing negosyo. At hindi naman ako nagpapasikat sa aking sarili. Kung hindi, paran-paraan lang ito mga katrakers, para makatulong tayo sa mga kabataan. Kasi ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan mga katrakers. Andiyan lahat. Kasi naranasan ko talaga nung nag-aaral pa ako ng grade 1 at saka grade 2. Kasi ito ay mga sa mga grade 1 at saka grade 2 lang muna yung ano natin mga katrakers. Pag palaki ng palaki, pataas ng pataas din tayo. At nakakala tayo sa lahat, mga maraming mga eskulahan. Kasi alam natin na nadaanan tayo ng pandemya mga katrakers. Maraming mga magulang na hirap na hirap pa sa ngayon. Pa naka ahon sa problema, may mga sakit pa, lalo na ngayon mag-ingat-ingat tayo mga katrakers kasi bumalik na naman itong mga lagnat-lagnat at COVID na to. Kailangan na iinom kayo ng maraming tubig at yun ang ingatan, ingatan katawan natin at huwag kayong basta-basta na magpaano ng COVID. Yung lagnat ay dati pa yan, may lagnat na. Basta mag-iingat-ingat tayo mga truckers. Alam ko naman na ang karamihan may epekto nito mga truckers, yung mga tagaya namin na mga maliit na magsasaka, ang tinatawag sa Tagalog ay kakatuka. Kung hindi ka kakayon, wala kang makain. Yun ang buhay mga truckers. Lalo na yung mga kurnal ang tawag sa amin, yung mga arawan, napakahirap, rain or shine, trabaho. Kasi wala namang sahod pag sisilong ka, pag nag-ulan, yung iba tiniis na lang yung ulan, rain or shine. Para lang pangbili ng bigas. Bigas talaga pinaka-importante, ayaw kulam. Diskarte lang yan kasi may mga asawa na magaling din magdiskarte kagaya ng puso ng saging, pako, mga ano-anong mga gulay. Sarap kayo kumain ng gulay mga katrakes, lalo na pag may gata. Salako yung mga nakikita ko sa mga kaibigan natin, shout out yung mga kusinera, mga chip cook, napakasarap yung mga putahe nyo. Talagang ako ay ako mga katrakahit, may pira ka ba mga katrakers? Talagang hindi mo magawa, tingin-tingin ka lang. Wala namang Pilipino dito na mabilhan na mga tindahan, mga restaurant o karinderya. Iba naman dito karamihan, kebab at saka yung, ano, yung burger. Saka bacon, nakakaumay na rin mga katrakers. Yung sa barko ko, sasakay ko ng barko. Pero ito sa mga ano mga katrakers, sa iba, talaga napakasarap ito. Pero nakakaumay, pabalik ba, paulit-ulit lang. Kagaya ng ano mga katrakers, yung kagaya ng langka na may gata, sitaw na may gata, gabi na may gata, bulalo, kasi mahilig ako magbulalo sa Dubai pa, kasi
kasi malapit lang ako sa malaking palengke o fish market sa Dubai. Doon lang ako malapit, nakatira. Lapit-lapit lang, nilalakad ko lang. At talagang napakasarap, humigop ng sabaw, lalo na ganitong taglamig. Ito yung pagkakaiba ng mga anumang karakarsada. Mga karakars, i-share ko lang sa inyo, pamahagi. Kung kayo ay nasa Middle East, mga karakars, hindi ganito mga karakars at Pilipinas. You know, kanal, kabilaan. You know, once nasa sablay ka dyan, magkamali ka. Dyan ka sa, ano, bagsak ka dyan sa Parampalayan. Talagang tunong pag-iingat mga karakars. Wala namang mga galing na driver mga karakars. Pag-iingat lang talaga. Dasal, yun ang pinaka-importante. Dahil nakasalalay ang buhay natin sa ating Panginoon, kasi siya ang may-ari sa atin, tunay na may-ari, wala nang iba. Kasalubong pa, may buti yung kasalubong to, medyo malayo-layo pa oh. Mga ka-trackers din. Simple lang mga ka-trackers. Masimple lang magmaneho mga ka-trackers. Lalo na ito ngayon, manubila lang ang intindihin mo. Yung accelerator at saka brake. Pag ano lang, pag nakatakbo ka na, dito ka na lang sa manubila na maglalaro. Kasi nandito yung control sa manubila lahat. Kahit nga mga babae ito mga ka-trackers, maraming babae ito na driver. Naman ng mga dinilibiran ko ngayon, binigyan ako ng maraming chocolate. Akala ko sapatos ibibigay niya, nandoon pa lang mga chocolate sa ano, sneaker, assorted. Nabuti to kung sa pagsakay ko rin ng barko, binigyan din ako ng flashlight. Malaki bagay na rin ito mga crackers.
utay-utay kasi itong pagbigay ng ano ng GPS mga katragas. Ayun, 14 kilometers na naman. Yan, yan, yan. Pag pupunta tayo sa Canada, mag-cross country, papuntang Amerika, hindi problema yan ang lugar mga katragas kasi GPS naman ang susunan natin. Ito rin ang sistema. Hindi naman natin alam dito banda, itong lugar na to. Kung walang GPS ay sobrang ligaw talaga. Motorway. Pag motorway medyo malagluwag, may alawas pa yung dito sa shoulder. Pero yung mga parang provincial road lang, nakakatakot, madulas pa. Yan o. Road 70. Road number 70. Pag may marka nga kagaya ng E6, E10, yung tinatawag yan, European. Number yan, European. Kagaya ng E10. Nanggagaling sa, hindi pa natin alam kung galing ba yan sa Estonia o saan pagaling. Sa, yan ang cemetery. Yun ang mga, ano dito mga kragers, yung simbahan ng Katoliko mga kragers. Karamihan. Pag cemetery yung paligid, nakakatakot. Maliban lang yung nakikita ko na simbahan na parang ang space niya ay alanganin, walang siguro mayroon din siguro ng ano, kunti lang. Yan ang nakikita sa bandang likuran. Pero itong malawak yung ano niya, space, cemetery sigurado, cemetery. Pero hindi naman uso multo yata ito mga trackers. Sabagay, guni-guni lang yung mga trackers. Kasi nung bata pala tayo, tinatakot na tayo eh. Pero kung hindi tayo tinatakot, wala yan. Nakakatakot yung mga taong buhay. Pinag-alam ng mga katrakers kung saan talaga tayo pupunta. Susundan na natin itong ano, kalimutan ko yung lugar. Kasi nagmamadali na tayo. Dito may Kuping, may Yun Kuping, Linky Ping, puro Ping. O yun ang mga hilig nila na pangalan ng lugar. Kung hindi naman, yung Bajin, Kandulo, puro mga Bagin. Pati sa Norway, ganun din, Bagin. Kung hindi, Holmes, Kandulo ng Holmes. Industrial, wala na makain yung mga tao.
tapos na dipindi sa guhit ng palad, tayo ba ay medyo mahirap or mayaman or tama-tama lang. Dahil pag lahat tayo ay mayaman, wala nang kakayot, puro ng mga tamad, patay rin tayo mga katagas. Ano lang yan, anong tawag dito, balancing. Kagaya ng ekonomiya, yung magtaas ang ano sa atin, naintindihan ko naman yan kasi nagdepende sa ekonomiya, kaso lang ang nagdikuhan talaga yung mga mahihirap pambili ng asukal, bigas, ulam, mga school supplies, yun mga crackers. Ang masama lang sa atin, yung mga mayayaman na tao, mas lalong yumaman kasi ang income nila ay milyon-milyon every oras. Bawat oras, milyon ang income nila mga crackers, kahit nakaupo na sila. Dahil marami na silang mga negosyo mga crackers. May mga mall, subdivision, ano-ano pa, mga bangko. Pero yung mga mahirap, talagang kawawa mga katakes, mamatay na lang tayo, hindi tayo makatikim ng buhay pero nakalaan na sa atin yan. Pero tandaan nyo mga katakes, mas mabuti pa yung mahirap ka dito sa mundong ito, pero mayaman naman yung puso mo sa Panginoon kaysa marami kang pira na wala kang Panginoon sa buhay. Pangsamantala lang ito yung buhay natin mga katakes, tandaan nyo yan. Yun nga ang ibig ko sabihin, na tayo ay mapagbigay sa kapwa, tutulong tayo kung tayo ay medyo nakaluwag-luwag naman. Mga kapitbahay natin na walang nakain, huwag niyong titignan mga katrakes at ichismis. Dapat ichismis, tulungan nyo kahit nakagalit kayo. Lalo na ngayon, panahon ng Pasko, ito yung totoong ibig sabihin ng Pasko, to give and to forgive. Bigay at magpatawad. Dito sa mga kamag-anak, yun, may mga ano dyan, hindi magagandang relasyon, kahit magkapatid, mag-ina, mag-ama, mga kapitbahay, lalo na yung mga sa mga ibang tao. Tayo. Kasi kung natutuwa ang Panginoon mga katrakers, lalo na pag mamigay tayo ng kalisang puso, sabi ng 2 Corinthians 9:7, love God's a cheerful giver. Kung natutuwa ka na nagbigay, mas lalo natutuwa ang Panginoon. At kung natutuwa ang Panginoon, diyan tayo huhugot ng lakas sa ating trabaho. The joy of the Lord is my strength mga katrakers. Unahin natin ang Panginoon bago yung iba. Kung kayo ay may pagkakataon na magsimba sa araw ng Linggo, punta kayo sa simbahan. Kahit anong reliyon, walang reliyon na makaligtas. Ang relasyon sa Panginoon ang pinaka-importante. Unahin natin ang reliyon, ginagawa lang asosisyon or grupo para magsama-sama. Natin, isang araw lang sa Panginoon. Ganun siya ka makapangyarihan at mabibilang niya yung mga buhok natin. Kahit ano pa kahitik ngayon, hindi pa rin anong tawag dito? Matumbasan ang kapangyarihan sa Panginoon. Mayroon naman pala dyan mga katakit. Shout out sa aking mga kababayan sa Davao de Oro.
shout out sa ating lahat, lalo na sa inyong bataan, Kabinuangan. Sa Kabinuangan ako mamigay ng uunahin ko kasi diyan ako nag-aaral. Kabinuangan, Kabinuangan Central Elementary School. Ganun pa ba pangalan ngayon kasi ang dati yung high school ko ay ngayon dati municipal, ngayon ay national na. Take the second exit. Ayan. Go to 18. And after 200 meters, turn right. Turn right. Then take the first exit. Take the next right. Then take the first exit. Ibang sinyal ng mga kakers. Tuloy yung pag-signal niya. Nandito na tayo sa 18, balik. After 1.3 kilometers, exit the motorway. Europe mga katrakers, talagang organized yung karsada nila, talagang hindi nakaabala ng traffic kagaya dito, nasa ilalim tindumaan.
maraming salamat sa ating mga katrakers. Ulitin ko, dahil medyo mababa na, mahirapan tayo pag-upload. Maraming salamat at titigil muna tayo mga katrakers. Titingnan natin yung location talaga. I-share natin ulit. Kasi Google lang yung hinahanap, pinapakita. Maraming salamat mga katrakers, bawat isa. Shout out sa ating lahat at Merry Merry Christmas sa ating lahat. Sana huwag kayong magsawang magsukong sa akin. Okay.